Hi guys! Welcome back to my channel! Ang video na gagawin ko for today ay tungkol sa kotse. Kotse naman, ang gulo! Hindi, what I mean is hindi ko alam kung anong papatanggal niyo. Basta nandito kami sa garage. As you can see, tinan yung bintana. Parang nakabalot ako ngayon sa isang sako. Nasa loob ako ng kotse pero tinan nyo, nasa sako. Parang naka-tarpal. Yes, hindi ko alam kung anong ginagawa. Pero kung sinabi kasi sa kanya ni kanina, yung may wing kasi sa likod ng kotse niya. So, ang gagawin ay tatanggalin. Papatanggal niya yun. Kaya, ayan. Nandito ko ngayon sa kotse, guys. Actually, wala naman ako masabi. Wala akong ma-vlog din. So, totoo lang. So, nga, vinago yung pusa kong mga napulot. Tatlong piraso na pusa. Alubali, 3 days na yun sila. Tapos, hindi ko lang... Kumbaga, feeling ko nandun yung nanay. So, naglagay ako ng pagkain ng mama cat. Tapos, hanggang sa pahina na ng pahina yung boses nila. So, kagabi, ni-rescue na namin. Dinala ko sa taas ng bahay ko. Nilinisan ko sila. Pinadete ko ng cow's milk. Pero, since, kasi gabi na kagabi, ang nangyari, di syempre yung mga pusa, iyak nang iyak na wala sila ng boses, wala silang madede. Hindi ko alam, namatay siguro yung nanay ng pusa. Tapos, di ngayon, ni kinuha na namin, dinala ko sa taas ng bahay, ganyan. Ang nilinisan ko, yung pusa, meron siyang, antihabat, yun. Yung parang may nana siya sa mata, kawawa. Tapos nilinis ko yun ng mainit na tubig. Hindi naman mainit, warm talaga, hindi naman sila masunog. So nilabas ko yung nanang ganun. Tapos pinadede ko sila ng cow's milk. Siguro hindi advisable ang cow's milk. Pero nilagyan ko ng konting tubig. Tapos warm yun, mainit-init din yun. Tapos kagabi, pinadede ko sila 2 times. Or 3 times. So, before ako matulog, pinadede ko sila. Tapos, nagising ako. Umiiyak yung pusang dalawa. Basta may umiiyak na pusa. Di nga lumabas ako. Nung paglabas ko, chinek ko sila. Tapos nung pagka-check ko, di isa-isa silang nilinisan ko na naman. Hinugasan ko yung pet-pet nila, ganyan. Yung dalawa, buhay. Tapos pag yung sa pangatlo na ako, pagpulot ko sa kanya, yun yung may nana yung mata niya. Hindi na siya gumagalaw. Hindi naman siya matigas. Siguro kamamatay niya lang. Kawawa. Tapos kaninang umaga, nilibing ko na siya. Kawawa. Yun pa naman yung cute. As in, ang cute-cute ng nose niya. Tapos yun, nilibing ko na. Tapos ngayon, bumili ako ng, I will show you. Galing kami ng pet zone. Ito pala. Bumili ako ng dede. Kasi nga yung hindi ko alam kung saan siya pinapadede. So, ang ginagawa ko lang is bumili si Honey kagahapon. So, dito sa Kuwait. Dito kasi sa Kuwait, lockdown. So, kagahapon, change ang lockdown from 5 to 6 p.m. na. 5 a.m. to 6 p.m. na yung lockdown. So, since kahapon 5 to 5 pa, ang nangyari, dito bawal talaga lumabas. So, si Honey kumuha ng permit na makalabas siya. Pumunta siya ng pharmacy para bumili kami. Siyempre sa pharmacy, wala namang ganito, di ba? Pumunta siya doon para bumili ng syringe, yung injection. Pang-injection para pang papadedein sila. Bumili si Honey para mapadede ko yung mga pusa, ganyan. Buti na lang mabait na yung asawa ko. Tapos ayun, kasi dati meron akong pusa, 13 talaga pusa ako dati nang pinalaya niya lahat yun sa garden nung magbakasyon ako sa Pinas. Tapos what happened? Ayun. Nung nakabili siya, pinadede ko, hinugasan. Hindi ko hinugasan yung pusa ng Hindi ko siya hinugasan na niliguan na. Warm tissue lang. Na may hot water, ganyan. Tapos ayun, biglang yung isa namatay. Dalawang orange yun, tapos lang isang black and white. Yung black and white, masigla sila. Sana, yung, kaya lang natatakot ako kasi yung boses nila, yung pakunti na ng pakunti. Parang ganun na sila. So, ang ginagawa ko, hinaharap ko sila sa heater. Sa, para, siyempre wala silang nanay, wala kaila, di ba yung mga babies, gusto nila may init, gusto nila mga warm. So, ang ginawa ko, hinaharap ko sila sa heater, ganyan, pero naka-close yung cage kasi naglalakad na sila, nagko-crawl. So, lumalabas sila ng kulungan. Pero yung kulungan, siyempre nilagyan ko ng towel para comfortable sila, may kumot din sila, nilagyan ko. Tapos, ayun nga, sabi ko kay Honey, daan kami ulit ng pet zone, yun na, bumili ako nito.
dede nila. Tapos may gatas din akong binili para talaga sa mga pusa. Ito pang kitten to, pang 1 month, actually pang 1 month na siya. Pang 1 month na siya. Cats, pang 1 month old start. But, yung edad ng mga pusa na yun, siguro mga 2 weeks or, kasi open na rin naman yung mata nila, pero hindi pa sila kumakain ng pagkain talaga ng mga pusa. So, what happened? Binili ako nito para papadede ko pag-uwi ko ng bahay. Salo na lang sila dito sa dede, diba? Siyempre, alam nyo na, mahirap lang kami guys, o, diba? Ayan, pagkatapos, itong kit-kit, diba? Meron ako dating ganito sa bahay, kaya lang tinapon ko, naka-rescue din ako ng isang pusa dati, namatay. Pinadede ko rin siya sa ganito. Namatay. So, tinapon ko na pag namamatay yung pusa kasi pag may nare-resource na mamatay, kung ano yung mga gamit nila, isinasama ko yun na na binabaon sa lupa yung mga ano, yung mga gamit na nagamit nila. Ganun. See? Tapos, bumili rin ako ng kitten food. Kitten siya. Kitten food. Baka, kung pwede na silang kumain. Nakita niyo ba? Yan. Baka pwede rin silang kumain ng kitten food. So, baka kahit mang gamul-gamul na sila, basta makakain sila. Baka, and bumili ako para sa mga pusa ko, adults. Ayan, para kay Lulu. Si Lulu ko is color black. Talaga na pusa, diba? Sa ako na ibablog kasi makulit talaga yun sila. Ayan, ayan, para sa kanya to. Pero bibili pa ako mamaya ng iba pa. Magjajamia din ako ulit. So, mamaya ipapakita ko rin sa inyo, i-update ko kayo yung kung anong ano, kung ano nangyari sa dalawang pusa. Sana pag-uwi ko ng bahay, buhay pa sila, no? Kasi si Honey, kala ko naman, konti lang naman yung gagawin namin dito sa labas. Ang akala ko, bibili lang ng ilaw, tawag doon, pupunta na ako sa tindahan para bumili ng mga kakainin. Wala pa nga kaming pang lunch, gutom na, wala pa kaming breakfast, ganyan. So, guys, ayan, naka 7 minutes na tayo. So, remaining lang natin is, maybe, so 5 minutes para makomplete ang 12 minutes ng ipiprim natin. Charan! Para lang may maipakita tayo at maiblog. Okay, so please wait and see. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang bagong rescue kong dalawang pusa na maliit. Sana mabuhay sila. Well, hindi ko naman sila madadala siguro sa malaking bahay. Kasi dami na kong pusa, 6 na already, no? Pero pag siguro pag naging cute yon, tapos na fall in love na yung asawa ko sa dalawang maliit na pusa, gusto niya na yan. Ngayon, ayaw niya pa kasi kunwari pa siyang ayaw niya. Pero pag nakita niya ng cute na, haampunin niya na. Ganun yan siya eh. Tapos, siyempre ako kawawa din naman. Hindi ko rin kaya kasi pag ako yung nag-alaga or nagpalaki, hindi ko kayang ibaba na lang or iwan na lang sa kalsada. Ganyan, hindi ko kaya yon. So, we'll see. So happy. Tapos nakakadede sila kahit konti. Para mabuhay sila. So, ayan. Kanina nga natulog sila sa dibdib ko. Wala akong, hindi ko naglagay, hindi ako naglagay ng ganito. As in, sa balat ko sila natulog. So, para ma-warm sila. So, kalang sila na-warm. So, itatago ko sila dito sa loob ng blanket namin. Patulogin ko muna sila bang maglinis ako ng sala kasi ang kalat-kalat. Ayan guys, kawawa sila. Tutulog na naman yun sila. Wow, sana mabuhay. Basta nakakadede lang sila. Kanyan. Hi guys. Ayan, nandito sila. Ano, puro buhok na lang pusa yung damit ko. Nandito yung dalawang pusa ko. So, ilalagay ko sila dito sa cabinet. Kasi ayusin ko yung bed. Ayan, buhay na sila. Hi guys, ito pa kayo. Sa New Zealand na sila nakatira. Wait lang. Pina-vlog niya yun. Pero si Mia. Si. Si Mia.
maglalim. Hinahanap pa rin nila yung ano, yung dede ng nanay nila, no? Hindi pa siya gutom, may kakadede niya lang kasi. Tumain na sila. Saan galing yung puta? Wala na, dyan lang sa kalye. Sa baba ng building nila, pinulot ang asawa niya. Parang may sakit to, kawawa. Tapos ito, hindi ito masyadong dumedede, itong orange. Guys, pero at least mainit na sila ngayon, hindi na sila malamig. Kagabi, grabe kawawa kasi nga dahil sa aircon. Yung aircon namin sobrang lakas. Bakit yung design sila? Silver? Silver? Sasabihin ni Silver, Silver, check the baby. Yala, clean the baby. Silver, clean the baby. Clean the baby now. Yala, clean. Silver? Ayaw niyang linisan. Kawawa guys, patutuloy ko na ulit sila sa loob ng cabinet. Tumatay at umiihi na rin to eh. Sana mabuhay. Gusto lang nila ng warm, kasi pagka maliliit na pusa, gusto lang nila laging matulog. So nilagay ko sila sa loob ng blanket para... para ano sila, malamigan, mainitan. Nasaan siya matulog na ulit sila. So, tatakpan ko na ulit yung dede nila. Hindi sila masyadong dumedi, kawawa. Pero, kahit konti-konti, at least hindi sila natithirsty, nade-dehydrate. Diba? Tapos, hindi naman malamig kasi yung kapatay pa yung aircon. Tapos, mamayang gabi,